Well, well, well. Yan na nga mga guys, yasin mi kabura nga pala to, no? Natawa lang talaga ako sa ano, no? Sa mga asa idol niyo pala na si June Arens ng Brusco, no? Sa pahayag niya kay Dogi na masyadong disappointed talaga si Dogi sa ano, binitawan niyang salita. Kasi nga, ngayon, nung nagsalita nga si Dogi na ganito ganyan yung ano ni trato niya kay June Arens na kung tutuusin nga, putang ina, may pagkabastos nga, di ba, si June Arens ng Brusco. Pasalamat nga siya at tinanggap pa nga siya ni Dogi or pinaakyat pa nga, di ba, sa bahay niya. Tapos binigyan pa nga ng magandang pakitong, pati pa yung mga kasambahay nila, di ba? Na kung tutuusin naman talaga, sasabi, sa sinabi lang ni Boss Dog talaga na kung pupunta nga sa bahay nila, wala man lang pasabi na Boss Dog, baka pwede namang pumunta dyan, di ba? Tapos yun, sa sinabi nga ni Boss Dog na ito nga si Jonah, lagi nga siyang tinatawagan or mini-message na gusto nang si Boss Dog na maglaro sa ano, sa online sabong, di ba? Putang ina naman talaga. Isipin niyo na lang, guys. Yung pro player na sa Mobile Legends, tapos sa gusto nilang pilitin na sumali doon sa gambling nila o pagsusugal nila sa online sabong, di ba? Now, which is, putang ina naman talaga. Isa yan sa ano, no? Isa sa dahilan siguro na tangina, basag na basag si Juna ng Brusco kasi gusto nga niya maka-hype, di ba? Gusto niyang kumuha ng sikat kagaya kay ano, kay Boss Dog na gusto niyang i-hype na ano, no, na mapalakas pa talaga niya yung ano nila, pangluloko nila diyan sa online sabong na yan. Akala nila talaga lahat na lang ng sikat talaga madadala nila, di ba? Kasi nga gusto nila talaga na marami pa talaga silang makukuha ng komisyon, lalo na pag nakakuha sila ng ano, mga sikat na mga YouTuber o sikat na mga personalidad dito sa YouTube, di ba? Kaya guys, pakinggan nga natin yung ano, pakinggan natin yung sinabi, sampal sa pagmumukha pala ni ano, no, ni Jura ng Brusco, yung mga pahayag ni ano, no, pahayag ni Boss Dog na putang ina talaga. Putang ina, sampal na sampal talaga sa pagmumukha nitong ungas na to, di ba? At saka, yung ano pala, isingit na rin natin yung respect niya pala kay Boss Dog na sinabi pala niya doon sa dulo ng video niya na putang ina, kung malakas yung nasa likod mo, putang ina, mas malakas yung nasa likod ko. Sino yung ano mo? Sino ba yung nasa likod mo na pinagmamayabang mo? Si Atong Ang? Or si ano, si MG? Si Magagago? Yun na ba yung malakas talaga sa'yo? Na kung tutuusin, magpasalamat ka nga, di ba? At na-adapt ka ni ano, ni Makagago, kung tutuusin lang talaga. Kasi kung hindi nakasali si Makagago sa ano niyo, sa team niyo, sa grupo niyo, putang ina, wala pa rin kayo ngayon. Wala kayong minatbat. Hanggang ano lang kayo? Hanggang YouTube lang talaga kayo. Hanggang pagmamayabang lang talaga kayo. At putang ina, hindi talaga kayo aagat sa buhay, di ba? Kaya mga guys, pakinggan natin itong sampal sa pagmumukha pala ni ano, no, ni June Arens ng Brusco. Sinabi ni ano, no, ni Boss Dogs natin. Panoorin natin mga guys. At saka pasensya na muna, no, kasi patulog na kasi tayo. Nag-ano lang tayo, nagkunting review lang tayo kasi busy tayo sa trabaho. Napapagod yung Yasin ni Kamora niyo, di ba? 'Yon. Panoorin na lang natin dito yung review ko sa cellphone ko, di ba? Yun nga, no? Ito palang pahayag pala ni, ano, ni Boss Dog. Pakinggan natin, guys, no? Kukuha lang tayo ng kunting clip. Wala na tumakontent, guys. Tama. Sa totoo lang talaga, parang mga ulol na yan, eh. Kasi nga ano talaga, yung ano lang talaga nila, guys, gusto lang talaga nilang mang-hype ng mga sikat talaga, no? Maggumawa ng issue para ano, no, na
yung mga supporters ni Boss Dog pupunta doon sa kanila. Siyempre sa milyon na ano ni Boss Dog subscriber pupunta doon sa kay Juna ng Brusco, di ba? O isipin niyo na lang. Siyempre may mga ano talaga yan, may mga bugok talaga na itlog na magki-click doon sa link nila tapos magsabong, di ba? Yun yung ano nila, pinupoint talaga nila or gusto talaga nilang mangyari, kaya ginagawa nila tong ganitong ano, no, manggambling ng mga tao, no. Wala na yung ma-content ata eh. Nilagay na naman yung pangalan ko. Nilagay na naman yung pangalan ko sa bunganga nila. Oh my God. Hi! Ito na naman ako, nananahimik ako sa... Kasi Boss Dogs, sinasadya kasi nila yan, Boss Dogs. Kasi nga, gusto kasi nila, Boss Dogs, talaga na kumuha ng, ano, no, kumuha ng mga followers mo, papasok doon. Di na kasi nila inisip kung mabas sila or ano, madis sila sa, ano, no, pinagagawa nila. Ang iniisip nila talaga, may mga bugok-bugok kasi na mga ano talaga, mga itlog ng mga viewers, di ba? Tapos papasok nun, tapos mag-click dun, tapos magsasabong, di ba? O commission na naman, di ba? Boss Dogs, yun yung ano talaga nila, Boss Dogs. Sa pwesto ko, tapos isa, ilalabas na naman nila pangalan ko. Talaga ng money, no? Okay lang. Lalabas na lang, tapos sasabihin niya, oh, Dogs! Hamon kita, bashit boon! Online sabong! Dude! Hamon kita, mashing! Online sabong! Yan, kalalabasan yan! Walang hiya naman, Juna. Di ka pa talaga nahiya, no? Wala ka talagang hiya. Ang kapal ng pagmumukha mo talaga. Di ka man lang nagtanong muna kay Boss Dogs na, Boss Dogs, pwede ba kayo sa mga palarong to? Okay lang ba sa inyo na ano na makalaro ka namin sa ano sa online sabong, di ba? Bilang respeto lang or di ba? Kasi di mo alam may mga ano nga sila, di ba? May mga roles sila na sinusunod nila, di ba? As pro player. Tapos magbitaw ka ng ganung ano? Ang bihira naman. Tapos pag hindi ka na ano, pag hindi ka na inayawan ka, hindi nag-uo sa'yo, tapos ngayon ano mo, sasabihin mong plastic. Ang bihira naman talaga, Juna. Ganun na naman kalalabasan dyan, guys, eh. Ganun na naman kalalabasan yan. Pustahan tayo. Okay? Pustahan tayo. Ganun kalalabasan yan. Kasi alam nila magre-react ako, eh. Ganun naman kalalabasan yan, guys. Ganun na naman yung kalalabasan. Like, wala pang vlogger na lumapit sa akin, sabihin, Dogs, ang plastic mo. Wala pa. Hindi ko kailangan magamon na may sports car. Hindi ko kailangan ipagyabang na may sports car ako. Useless. Hindi ko kailangan pagyabang na madami akong properties. Useless. Well, totoo yan, di ba? Guys, kayo na mag-judge to. Kailangan mo ba talagang ipagmayabang kung ano yung nakukuha mo, di ba? Unang-una, nakuha mo yung isang bagay sa hindi, ano, no, hindi matino or hindi galing sa mabuti yung ano. Isipin mo na lang, bilang ano, no, bilang content creator, pumasok ka sa gambling. Tapos, pinilit mo yung ano, or, di ba, sabihin natin hindi nila sinabi or nag-ano talaga sila sinabi nila. O mag-ano ka, magsugal ka or ano, di ba? Pero yung mamimigay ka ng credit, manginganyo ka sa ano, manginganyo ka sa mga viewers mo na, sige, bigyan kita ng ano ngayon, pira, i-ano mo to, isugal mo to, di ba? Tapos later on, ma-addict yun. So sarili na talaga niyang pira yung gagamitin niya. Isipin nyo nga yan, guys, kung tama ba talaga yan, di ba? Isipin mo yan, isipin nyo yan. Magyayabang yun, di ba? Para saan pa? Papunta pa lang sila, pabalik na ako, men. Like, ang sabi sa inyo, men.
Well guys, talagang sampal, no? Doon to talaga na sampal talaga si Jonah, no? Na isip, totoo naman talaga yung sinabi ni Boss Dogs na papunta pa lang sila, babalik na si Boss Dogs. Kasi ilang milyon na ang kinapakita ni Boss Dogs na kung iisipin nga, wala naman siyang pinagmayabang or hindi siya nagyabang kung ano yung nakukuha niya. Kahit ilang sports car na or may bahay siyang pinapatayo ngayon na milyonis rin, di ba? Nakitaan ba natin na nagyabang si Boss Dogs? Pero si Jonah ng Brusco, well, nakakuha lang ng Nissan GT-R na nagkakahalaga ng 9 million, sabihin natin. Tapos, hype ng hype sa ano niya. Di na siya nahiya, di ba? Hindi mo kailangan ipagyabang. As in, nagsabi sa inyo, guys. Well guys, kung gusto niyo palang panoorin tong full video pala ni Boss Dogs, no, ilalagay ko na lang yung link diyan sa baba. Tapos panoorin natin yung ano, no, yung respect pala ni ano ni Jonah ng Brusco sa pahayag pala ni ano, yung nilabas na inis ni ano ni Boss Dogs. Kasi nga tinanggap mo yung tao sa bahay na wala man lang pasabi nga minsan, di ba? Pupunta sa bahay nila tapos pakitunguan mo, di ba? Pati yung kasambahay, maganda yung pakitungo mo sa kanila, tapos yung balik sa iyo, sasabihin sa iyo na plastic, di ba? Kayo na lang mag-isip talaga, guys. Kayo na lang talaga mag-analyze talaga kung gaano talaga kakupal tong ano, no, Jonah na to. So, panoorin natin yung ano niya, yung sinabi niya kay Boss Dogs, di ba? Sa bago niya palang nilabas na video. Panoorin natin, guys. Well, ito naman yung pahayag ni ano, no, yung bago niya palang nilabas na video tungkol sa ano, no, sa nilabas ni Boss Dogs na pahayag or inis niya kay Jonah ng Brusco tong tukmol na to, no. Pakinggan natin kung ano yung ano niya response. Ako ng plastic. Para sa akin totoo naman kasi guys, dati okay nga siya. Okay naman kami, pero may time kasi dati noon na tinira niya ako. After noon, wala akong pake, 'di ba? Sige, gara naman ni Kuya Dog kasi may respeto ako diyan, idol ko nga yan, isa sa mga idols na YouTuber yan. And then nung ano, ako naman tumira sa kanya kasi medyo nainis na nga ako sa mga pasabi-sabi niya sa akin, hindi niya raw ako kilala, ganto ganyan. And then guys, ganto kasi yan, kung talagang totoong kaibigan siya, kung titirahin niya ako social media kahit for the hype. Kasi guys, to hindi to for the hype. May PPM niya ako. Ganun dapat. So ngayon, ako, hindi ko siya piniM kasi hindi ba for the hype to. Tira mo to. Ito na lang din na Jonah. Sabihin gusto mong sabihin ni Boss Dogs na or mag-PM sa'yo na pampahype lang, di ba? Ni ikaw nga, Jonah, di ba? Pupunta ka sa bahay ni Boss Dogs, di ba? Di ka nga man lang nag-text or di ka man lang nagsabi na Boss Dogs, pupunta ako dyan sa ano, pupunta ako dyan sa bahay nyo, ganito, ganyan, di ba? Wala ka nga pasintabi, pero sabi nga ni Boss Dogs, pag pumunta ka doon sa bahay nila, 'di ba? Binibigyan ka nga ng magandang treatment or magandang pakitungo doon sa bahay ni Boss Dogs. Pero ngayon, iba na 'yung sasabihin mo na ganito ganyan si Boss Dog plastic, 'di ba? 'Yun na lang iisipin mo, Jonah. Nang tahol, 'di ba? Kasi guys, nagsimula yan about sa ano eh, sa away namin ni Von, which is totoo naman talaga na magkaaway talaga kami ni Von, guys. Ngayon, naging okay na kami kasi ang dami na rin namin pinagsamahan eh. Para sa akin, mas okay pa nga si Von kaysa kay Aso eh. Real talk lang. Kasi isipin mo naman 'yun, 'yung sa sinabi niyang 'yung sa Ford, hindi nag-alarm. Malay ko ba, 'di ba? Malay ko. Tapos sobrang sisiraan mo kami na i-script ganito ganyan, ididimanda ako, dapat ako ni Von. Ano 'yun? Dapat piniim mo ako, 'di ba? Kasi sinasabi mong gipit na ako para magka-views, and then para dumami yung siguro yung sa pera. Hindi ko kailangan eh. Alam nyo guys, gusto ko na talaga mag-update. Gusto ko lang mag-daily vlogs kasi ito na yung kinalakihan ko, diba? Ito yung nagbago ng buhay ko, YouTube. And then, ayoko lang ipakita kung saan pa ako nagkakapera, diba? Kasi guys, etong Wag mo nga ano, Jonah. Ikaw, tinatakpan mo lang talaga or gusto mo lang talagang ipakita pa talaga, no, na may pira ka talaga or mayaman ka. Jonah, isipin mo to, ha? Mag-isip ka nga, Jonah. Kung may ano, kung hindi kulot din yung utak mo, no, kung yung buhok mo lang ba talaga yung ano, yung kulot. Ito na lang, Jonah. Unang-una, wala ka pa ngang matinong bahay, di ba? Yung nabili mo ngang ano, last year ba yon na nabili mong ano, parang relocation house kung iisipin mo, tapos wala ka pang matinong bahay ngayon. Tapos ang taas na ng tingin mo sa sarili mo, ang dami mong pinapakain diyan sa butka mo. Ha? Ang dami mong pinapakain, dami mong binabayaran. Kung sa totoo lang, yung rental dyan or yung mga tao dyan na pinapakain mo, sinusuportahan mo, tapos ang yabang mo, di ba?
Tapos di ka nga makapagtayo ng sarili mong bahay kasi nga wala ka pa talaga. Inisan GTR pa lang yung nabili mo, di ba? Kung tutuusin, wala ka pa Juna. Tapos ang taas na ng tingin mo talaga sa sarili mo. Dok, hindi ako makakabili ng GTR kung YouTube ba nilang meron ako. Real talk yan, kahit sinong YouTuber pagtanong nyo. Di ba pinimpita nun dati? Juna, 9 million lang yan, Juna. Ano na ba sa'yo talaga yung 9 million? Ang laki na ba talaga sa'yo? Ang laki na ba talaga ng 9 million para sa'yo? Isipin mo ba, pambihira ka naman yung, alam mo yung 9 million na yan, ha? Di mo nga pwedeng panghawakan yan until sa retirement mo. Ang ina, baka nga 1 year lang mauubos mo na yan, eh. Sa kagaguhan mo or ka materialistic mong ungas ka, eh. Nung laban namin ni Bon, sabi ko, kumusta ka sa akin? Tapos, sabi mo, hindi ka nagpupusta-pusta, ganito, ganyan. And then, nung tinanong din kita kung gusto mong lumaban, pero hindi kita masyadong kinulit nun. Sabi mo, ayaw mo, ganito, ganyan. Tapos, yung sumabog niya yung battle of YouTuber, yung medyo mainit na, ahapit ka ng vlog ngayon na tinatanong mo, sino si Jonah? Sino si Jonah? 3-on-3 na lang tayo. Sabi mo, ikaw, si Ngipin, si Yawi, diba? Tapos, sabi mo, di mo kilala. Tapos, nireview pa namin. Naka-unsubscribe ko pa sa akin sa YouTube ko. Ano yun? Kung plastic, ikaw talaga ang plastic. Gets mo? And then si Renjie lang talaga pinipilit ko. Kasi sinabi ko ng mga Renjie kung gusto niya. Diba easy money naman, 100k ang TF. Anong problema naman kung nag-unsubscribe o hindi nag-subscribe si Busdog sa'yo? Eh kung iisipin naman, ayaw naman talaga niya yung mga content mo. At saka unang-una, Juna ng Burus. Ako nga dati talaga, isa, di naman ako masyado kilala dito sa YouTube, di ba? Pero never kong pinanood talaga yung video nyo or never akong nakialam din sa mga sa buhay nyo. Kung di nyo nga lang tinira yung mga Bisaya, di ba? Kung di nyo binanggit sa mga sa vlog nyo yung laban pa ni Russell at saka kay Buy Tapang, putang ina, wala talaga akong pakialam sa channel nyo. Kasi putang ina, Juna ng Juna, isipin mo na lang, ang tanda-tanda mo na, di ba? Magpaka-mature ka. Kasi, alam mo, ano no, bumagay ka sa edad mo no, or ano, nagsasalita ka, gumagalaw ka pa rin na parang bata, or nagre-react ka na parang bata, which is putang ina, di na bumabagay sa edad mo or sa personalidad mo. Magiging papa ka na, magiging itay ka na, di ka pa na, di ka nahiya sa sarili mo. Tatay ka na, magpakabinata ka pa, tapos maglabas-labas ka pa ng vlog na ano, ng chicks kayo or ng baba. Tangina naman, Juna, kahit anong sports car makukuha mo, putang ina, yung asawa mo lang talaga yung magtsatsaga sa pagmumuka mo, sa totoo lang talaga. Then sabi ko, para may kalaban lang si Gami, yun lang naman yun, eh. Tsaka aso, ibahin mo si Kong sa'yo. Kasi si Kong TV talagang respetado. Hindi niya iniiwan yung matagal niya nang nakasama. Issue! So yun na nga, bali, nakakula ng respeto dahil... Well, sa totoo lang talaga, Juna, kami mga Bisaya, no? Kami mga reactionist or kami nagre-react lang kami. Well, wala talaga kaming pakialam sana sa inyo, no? Kasi nakikita mo naman sa mga vlog ko yung mga viewers nyo ngayon, di ba? Nakikita naman nila na never kitang tinira or ano, never kung tinira ko pa nga si ano si Buy Tapang, di ba? Kasi naisip ko na baka nagpabayad si Buy Tapang or ano, di ba? Yung mga prediction ko lang, di ba? Pero never ko kayong tinira sa ano ko sa channel ko. Pero nung nakialam na dinamay nyo na yung mga kasambahay, pati yung mga Bisaya, di ba, na siyempre, ang balik sa amin nun, na insulto din kami bilang Bisaya, di ba? Doon kami i-diss kayo or gumawa kami ng mga reaction na hindi na rin na hindi related sa ano namin, sa channel namin. Kasi nga, dahil yan sa kayabangan nyo at saka yung pagtira nyo sa mga Bisaya, yun yung ano, isa na nag-trigger sa amin na tirahin kayong mga Brusco, di ba? Kasi wala kasi kayo sa lugar talaga or ano talaga. Yung kayabangan nyo, wala pa kayong narating. Pero yung mga banat nyo, ang dami nyo nang dinadamay. Di ba? Tapos ngayon yung tao, si especially si Busdog na nanahimik, tapos gusto nyo mang-hype. Tapos pag di kayo na ano, pag hindi kayo na di nasunod yung ano nyo, yung gusto nyo, tapos ganun, ganito yung gagawin nyo, di ba? Well, nakaka-insulto talaga niyan kahit ako sa lugar ni Dugi, no?
Pag ikaw pwede, Demirada, ako hindi, di ba? Tsaka wag mong ibabalik yung pinagsamahan dati kasi okay ka pa noon. Kasi ngayon, parang, alam mo yan, lumaki yung ulo mo, di ba? Ako, aminado ako, mayabang ako. Pero iba ako. Paano lumaki yung ulo ni Boss Dog siya, Jonah? Paano lumaki yung ulo niya? Wala nga siyang pakialam sa inyo, di ba? Walang pakialam sa channel mo. At saka wala silang pakialam sa iyo. Kayo lang yung ano, text ng text or tawag ng tawag kanila, Dugi, na ganito ganyan sumali kayo sa ano, sa online sabong. Well, putangina, ang daming ang ano no, sa totoo lang ang daming mga YouTuber na ano na gusto sanang ano kung fair kayo diyan sa ano, kung walang pandaraya na ginagawa niyo diyan sa ano. Ba't niyo pinipili, 'di ba? Ang daming mga YouTuber na gustong sumali diyan kasi sa pangalan niyo lang sa online sabong Battle of the YouTuber, 'di ba? Ba't niyo pinipili yung ano? Ba't niyo pinipili lang yung mga tao na ano? Bakit yung mga YouTuber man hindi niyo pwede hawakan sa liig? Yung umaayaw kung ano yung gusto nyo, yun yung kinakatakot nyo. Ba't nyo, kaya pinipili nyo lang talaga kung sino yung papasok sa Battle of the YouTuber. Yun ba talaga yung pinupoint nyo? Yung mga YouTuber na pwede nyo hawakan sa liig, na pag sinabi nyo talo ka ngayon, tapos pag sinabi nyo na panalo kayo ngayon, panalo, di ba? So alam nyo na kaagad kung sinong mananalo at sino yung talo. Yun ba yung gusto nyo sa Battle of the YouTuber? Mag-ano nga kayo? Mag-comment nga dyan kayo sa baba kung mali yung sinasabi ko sa ano no, yung sa tingin ko sa nakikita ko sa Battle of the YouTuber sa ngayon sa online sabong. Come sa on cam. Alam niyo naman mga nakakulob naming YouTuber. Kahit magtanong kayo kahit kanino, guys. Tsaka ako sinasabi mo, mega license ka ganto ganyan. Tapos babanatan mo kami ng hamon ng basketball tapos hindi mo naman itutuloy mga ganyang mga bullshitan mo, 'di ba? Para makapagyabang ka lang. Pag nagyayabang ka, dapat totoohanin mo. Tsaka yung sinasabi, wala namang problema, Jonah, na maglaro kayo ng basketball. Kung nasabi ni Boss Dogs na maglaro kayo ng basketball, well, hindi sa online sabong. Pwede kayo maglaro, kagaya nila ni G-Sam, di ba? Na 3-on-3. Pero yung gamitin mo si Boss Dogs doon sa online sabong, sa Battle of the YouTuber, which is sinabi na nga ni Boss Dogs na may role sila or may sinusunod sila na ano, di ba? Na role sa being pro sa Mobile Legend, di ba? Di mo ma magigits-gits yun na, Jonah? Ang bubo mo talaga, no? Yung ano, yung puntahan kita dyan, sabihin kong plastic ka dyan. Eh kung mag-halfway tayo, doon sasabihin na plastic, anong pupunta ako dyan, napakalayo, para na sabihin yun. Kaya nga may YouTube eh, sabihin ko na siya, kaya PM kita kung gusto mo. Saka ito na yung pinakalas na babanggitin kita sa vlog ko. Bari, napakadami kong alam sa'yo, alam ni Kuya MG yan. Kaya ako, kahit pa paano, may konting respeto. Anong pakialam ni, ano, anong pakialam ni MG sa bangayan nyo ni Boss Dogs at saka sa'yo? Halatang halata talaga, Jonah, na takot ka lang talaga, no? Na hindi mo kayang humarap na ikaw lang mag-isa, no? Putang ina, nakikita talaga na duwag kang ungas ka. Duwag ka talaga, Jonah. O hindi mo kaya talaga humarap na mag-isa sa tutulot. Idadamay mo na naman si MG na nananahimik na rin yung tao. Nagbago na, nag-matured na. Tapos idadamay mo na naman, isasabihin mo na si MG nga ang daming alam sa iyo. Bakit, anong gusto mo tirahin ni MG si Dugi? Pag-isip ka nga, putang ina, naghanap ka na naman ng kakampi. Gusto mo naman na si MG ngayon yung kakampi sa iyo. Tapos ididis si Dugi, yun yung gusto mo. Pambihira naman, magpaka-matured kang kulot ka, magiging tatay ka na, 'di ba? Tangina, di ka na nababagay sa mga binatang mga gawain, no? Kasi tangina, at saka isipin mo muna yung magiging pamilya mo, magtayo ka na ng sarili mong bahay talaga. Rin ako sa'yo kasi naging kaibigan kita. Pero ngayon tutulduan ko na. Ikot talaga kami sa circle namin. Basta sa akin, plastika talaga. Tsaka may nakalimutan pala ako sabihin sa'yo. Kung malakas yung nasa likod mo, mas malakas yung nasa likod ko. Brus ko, brus lang malakas. Tang ina, pinagmamayabang mo pa talaga na malakas yung nasa likod mo. Sino yung nasa likod mo? Si MG lang naman yung nasa likod mo. Bakit, hawak ka na ba sa liig ni atong angayan? Mira,
Ito lang sa'yo, masasabi ko sa'yo, Juna na, Juna. Ang ina, bago ka magyabang. Paupira mo muna yung ilong mo at saka ano, mukha mo. Bubo.